Theseus and the Minotaur. Ang Theseus and the Minotaur ay isa sa pinakasikat na kwento sa buong mundo. Para sa mga taong unfamiliar sa tale, ito ay nagsisimula kay King Minos of Crete, kung saan siya ay humiling kay Poseidon ng Snow White Bull matapos mapanalunan ang kanyang kingship at na-exile ang kanyang kapatid. Ang bull ay ang sign ng God's approval at supposedly, kailangan itong isacrifice ni Minos pag ito ay nagpakita na. Pero hindi ito pinatay ni Minos sa kadahilanang para sa kanya, ang bull ay napakaganda at aesthetic tignan. Kaya itinago niya ang hayop dahil dito si Poseidon ay furious at nagalit kay Minos at binigyan niya ng curse ang asawa ni King Minos. Simula noon, ang kanyang asawa ay na-fall in love sa bull at ito ay nagbunga sapagkat nabuntis ng bull ang Rhaena, kung saan ang kanilang anak ay isang Minotaur, half man at half bull monster. Sa paglaki ng Minotaur, ito ay mas naging violent at aggressive nang dahil ang Minotaur ay hindi man nor beast. Ito ay nagsimulang kumain ng tao. Isang oracle ang nagbigay payo sa hari na dapat siyang gumawa ng isang massive labyrinth o maze sa ilalim ng kanyang palasyo upang maitago ang resulta ng kanyang asawa at bull. Ang natatanging anak ni King Minos ay pinatay ng mga Athenians kaya bilang paghihigante, patuloy niyang inaatake ang Athens at ang komunidad nito kung hindi sila magpapadala ng 7 young men at 7 young women bilang tribute. Ang 7 lalaki at 7 babae na tribute ng Athens ay pinadala sa labyrinth o maze ng Minotaur bilang sacrifice. Ang anak ni King Aegeus na si Theseus ay napuno na at nagalit sa Minotaur. Ito ay nagtulak sa kanya upang puntahan si King Minos at nag-volunteer na patayin ng malakas at kinakatakutang Minotaur. Ang mga anak ni King Minos ay naakit kay Theseus kaya tinulungan nila ang prinsipeng makatakas sa labyrinth. Ang anak ni King Minos na si Princess Ariadne ay binigyan si Theseus ng lubid upang hindi siya mawala sa labyrinth. Ang labanan ni Theseus at ang Minotaur ay hindi naging madali, kung saan ito ay nagdulot ng madugong pag-aaway. Sa huli, si Prince Theseus ang nagwagi at successful na nakalabas sa labyrinth. Pero gaano nga ba katotoo ang kwento? Ang palasyo ni King Minos ay nadiskubre ni Sir Arthur Evans sa taong 1894. Ang lugar na ito ay kilala ngayon sa tawag na Palace of Knossos at isang bagay ang nakakamangha dahil ginulat nito ang mga researchers. Sa ilalim ng palasyo, ang mga archaeologists ay nakakita ng ruins ng isang extremely complex labyrinth. Ang labyrinth ay sobrang elaborate, halos imposibleng makalabas kung ikaw ay walang mapa. Pero ang existence ng Minotaur ay nananatili pa ring isang misteryo. The Great Flood. Ang mga scientists ay naniniwalang mayroong Great Flood na napalibutan ang buong mundo taon-taon ang nakalipas. Ang pagbahang ito ay nangyari sa dawn ng modern history na dinavastate ang region ng Mesopotamia sa taong 1928 habang ang mga archaeologists ay naghuhukay sa ancient site ng Ur at Kish. Sila ay nakadiskubre ng evidence ng flood deposits at nakumpirmang mayroon ngang great and devastating flood sa Mesopotamia sa dawn ng civilization. At ang flooding ay naapektuhan ang mga lugar sa Mediterranean. Ang shared experience na ito ay na-passed down sa mga henerasyon. According kay Robert Ballard, na isa sa pinakatanyag na underwater archaeologist sa planeta, 12,000 years ago, ang mundo ay napapalibutan ng ice. Sa lugar ng Connecticut, ang yelo ay halos 1 milya ang taas at ito ay nagpatuloy hanggang sa North Pole. Kaya lang ang mga ice na ito ay nagsimulang matunaw sa katapusan ng Ice Age. Ito ay nagdulot sa sea levels na tumaas at nagresulta sa Great Flooding ng Mesopotamia. Pero ang pinakamalaking tanong ay, lahat ba ng pagbahang ito ay directly na nagko-correlate sa kwento ni Noah at ng kanyang arka sa Biblia? Ang Great Biblical Flood ba ay totoong nangyari? Ito ay isang legend na mayroong shocking amount ng katotohanan. Mayroon ring misteryosong arka na nakita sa Turkey sa Mount Ararat. Ito kaya ay isang matibay na ebidensya sa The Great Flood. Kung hindi ka pa nakasubscribe mga kahusay, i-hit mo na ang subscribe button kung ayaw mong malasin kagaya ng tao sa video. The Battle of Salamis.
Ang Battle of Salamis ay isa sa pinaka-legendary battle sa ating buong kasaysayan. Ito ay labanan ng mga Persian at Greeks sa 480 BC ng September. Ito ay isa sa pinaka-importanteng pag-aaway sa buong ancient military history at isang pivotal point ng Europe kung ang mga Greeks ay natalo sa labanang ito. Ang mga Persians ang magtatagumpay na pasukin, i-invade at i-alter ang history para sa ating mga tao sa kasalukuyan. Ang digmaan ay nangyari sa coast ng Attica sa Greece. While alam natin ang digmaan ay totoong nangyari, hindi natin alam kung gaano karami sa mga legends na nakapalibot dito ay totoo. Pinaniniwalaan ang Greek city-states ay lumaban bilang magkakampi na nagdala ng 370 ships sa digmaan. Pero ang mga Persians ay mayroong 1,000 ships. Si King Xerxes na ang pinuno ng Persians ay confident na matatalo ang Greek fleet. Lingid sa kaalaman ni King Xerxes, ang Greek commander na si Themistocles ay nilulure lamang ang mga Persian ships sa Strait of Salamis. Ang malaking fleet ay hindi nagkasya sa strait kaya ito ay nagdulot ng kaguluhan at destruction sa mga Persian ships. At ang maliliit na 370 ships ng Greeks ay pinatumba ang lahat ng kanilang mga barko.